sa Veritas. Saan mang dako ng mundo, si Kristo ang sandigan natin sa gabay ng Birheng Maria. Tayo man ay may pinagdaraanan, nag-iisa, naghahanap ng kagalingan, kasama natin si Kristo. Sa puso at isa buhay natin sa mundo. Hatid ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846. Healing Mass sa Veritas. Lunes hanggang Linggo, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Makinig, manood.
Mga kapanalig, ating dasalin ng orasyon kasama ang kanyang kabunian, Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Didi. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang patakatawang tao ni Jesucristong anak mo, paundaan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluluwatian sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanali, 55 years of Catholic broadcasting. Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, araw ng Martes, ika-29 sa buwan ng Oktubre, taong 2024. This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Kapag may uuuhi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Liver Aid Silymarine Capsule. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin, kitang-kita ang kalusugan ng mata. Optin! Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan. Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao, at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang
aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan. Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846, makinig! Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang tanghali sa inyong lahat, mga kapanalig. Tayo po ay nanyayahan sa ating Healing Mass sa Veritas. Ipinagdarasal ng Radyo Veritas 846 ang lahat ng mga intensyon para sa misang ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga mahal nating na mayapa na, gayon din ang mga panalangin ng ating mga Eucharistic Advocate. Ngayon po ay Martes ng 30 sa karaniwang panahon. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Joseph Buslon. Nang simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-iisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gubanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking mga pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae,
pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang simbahay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkos ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnay ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Hallelujah! Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil na mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng libadurang inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina, anupat umalsa ang buong masa. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Gayun din po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood ng Healing Mass sa Veritas. Malinaw po ang sinasabi sa Ebanghelyo natin ngayon patungkol sa kung saan maihahalin tulad ni Jesus ang kaharian ng Diyos. Katulad ito ng isang butil ng mustasa. Isang napakaliit na butil, pero kapag namunga ay sadyang napakalaki. At batid rin po natin na ganoon din kung paanong lumalago ang ating buhay pananampalataya. Marahil nagsisimula sa ating pagnanais na mapalago ito, maalagaan ang pananampalatayang ito sa pamamagitan ng mga panalangin, debosyon, mga sakramento, at siyempre ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Ngunit kalakip ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng maliit na butil ng mustasa ay ang pagtsatsaga din natin sa lahat ng bagay, sapagkat hindi o walang sino man ang magtatagumpay agad-agad o nang mabilisan, kundi kinukuha sa tagal ng panahon, sa haba ng pasensya, at siyempre sa ating pagtsatsaga. Kaya kung inyo pong narinig ng mabuti ang ating unang pagbasa ngayon patungkol sa relasyon ng mag-asawa, natural ang paglago ng isang relasyon ay nagsisimula hindi lamang sa bawat isa, ngunit higit sa lahat sa magkapares, no? Sa mag-asawa. Ang pagmamahalan, ang pagrerespeto, ang paggalang sa isa't isa upang nang sa gayon mamunga ang pagsasama. Natural na po yun na minsan haharap kayo sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Ngunit papasok muli ang salitang pagtsatsaga. Ang pagtsatsaga sa isa't isa, ang paghingi ng biyaya o grasya sa Diyos sa anumang pinagdadaanan natin sa buhay. Bagamat kung minsan ay sumasalamin sa relasyon, pero tatandaan din po natin, minsan sumasalamin din ito sa ating individual na pakikipaglaban sa mga hamon ng buhay. Sakit, personal na problema, pinansyal, emosyonal, mental, no? Kaya naman kung minsan, yun din po yung hinihingi sa atin ng Ebanghelyo natin. Kung papaano tayong nagtsatsaga, papaano natin pinalalago ang isang butil ng mustasa na maikukumpara natin sa ating buhay pananampalataya. Mga kapatid, marahil katulad ng Ebanghelyo noong nakaraang linggo, si Bartimeo yung bulag. Bagamat siya ay may kapansanan, bagamat siya ay bulag, hindi yun naging hadlang para tawagin niya si Jesus, magmakaawa siya kay Jesus at makamtan niya ang kagalingan, hindi lang pisikal, pero mas lalo tigit espiritual. Gayon, ipinakita ni Bartimeo yung bulag ang kanyang pananampalataya. Gayon, ang hamon din po sa atin, tayo'y hindi naman bulag. Tayo'y nakakakita. Pero ano bang paraan ang ginagawa natin para mapalago ang ating buhay pananampalataya? Tinatawag din ba natin si Jesus katulad ng pagtawag ni Bartimeo sa pamamagitan ng ating panalangin, sa pamamagitan ng ating pagtsatsaga? Natatandaan ko po yung motto ng Pondo ng Pinoy. Sabi, anumang maliit o anumang magaling, kahit maliit, basta malimit, patungong langit. Anumang magaling, kahit maliit, basta malimit, patungong langit. Sana ganun din po yung ating pananampalataya. Papaano tayong pinalalago ng Diyos sa pamamagitan ng ating relasyon sa Kanya? Hindi agad-agad. Sa isang simpleng paraan nagsisimula, pero sa ating pagsusumikap, doon tayo lumalago sa ating buhay pananampalataya. Amen. Tulad ng isang malaking puno na mayroong mayabong na mga sanga, o tulad ng butil na mata
himik na lumalaki. Gayun din ang paglago ng kaharian ng langit. Sama-sama tayong manalangin bilang paikibahagi natin sa mapagmahal na plano ng banal na kabutihan ng Diyos. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na umunlad sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbabahagi ng kaligtasan sa mga kultura at mga pinahahalagahan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Iyong mga nasa programa ng pagpapaunlad ng ekonomiya, naway bigyang suporta ang mga magsasaka at iyong mga nagpapaunlad ng lupa, naway alagaan at igalang ang likas na kalikasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na kawangis ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at mapalakas sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at pagkalinga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway masiyahan sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin natin sa ating misa ngayon ang natatayong kahilingan ni John Nathan, Jennifer at Franco family at sa mga kaluluwa ni Silenio, Michael and Mark, Danilo at Rodrigo Padre at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio na iniaalay para sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang mga kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang maging mabunga kami lagi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos lamang ako po, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpalaan na panirito sa pangalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang esposo,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Hinihiling namin na kami yadyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang marami naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Salana.
narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan upang makibahagi sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako tang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Patalastas po bilang paghahanda sa nalalapit na araw ng mga yumao nating mahal sa buhay, ang Veritas Eucharistic Advocate ay muling magkakaroon ng e-candle at mass card. Para po sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang po sa Religious Department o tumawag lamang po sa numerong 8-925-7931, local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin si Binibining Reni Jose o si Miss Ali Nahe. Marami pong salamat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat at ang inyong mga pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, naialay na natin ang Misa, humayo kayo't taglayin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Maraming salamat po kay Reverend Father Joseph Puslon sa kanyang pangunguna sa ating Healing Mass sa Veritas. At pinasasalamatan din po ng inyong kapanalig na himpilan ang ating mga Eucharistic Advocate.
sina Tita Nova and Family, Besling College of the Philippines, Marilyn Alarilia and Family, General Iluminado and Maria Elena Aragon and Family, Rogelio Caliliu Sigua and Family, Rustica Mercado and Family, Rogelio Mercado and Family, Rodolfo Mercado and Family, Turla Valbuena Family, Luisito Nieto, Fortunato Nieto Sr. and Lauro Tuason Jr. AC Malvar, Alexis Vito and Family, Alejandra Bernaldez, Alfredo Mengulio and Family, Alfredo Clemente Jr., Ana Limaring, Andrea Astudillo, Andre Cicia, Annabelle Jose Bora Jr. and Family, Anselmo Morales Jr., Antonia Leison Mendelebar, Antonio and Rasencia Turla Between, Attorney Paul and Mrs. Maria Cristina Ismael, and Mr. Demetrio Ledesma, Andrea and Family, Rosales Family, Amor Burgos and Family, Arcelin Renato and Family, Bernadette Acosta, Bernardo Estelita Sahorda and Family, Bautista Family, Carolina Martininares and Family, Michael Talent, Carmel Gonda Baisa, Carmelita Villanueva, Capistrano Garcia Family, Cecil Gico Bautista, Celerina Lafrades and Family, Concepcion Manalang, Corazon del Valle and Family, Desmaloy Atok, Doktora Martina Pagaduan, Doktora Melitza Campos Cruz and Family, Eden Lesod Luna, Edgar and Eliana Cruz, Edgardo Aujero, Elerny Siringa Nacorda, Alicia Martin, Elizabeth David and Family, Elmer Ararakap, Emerita Rublico Mahunapit and Family, Erlinda Mangiat, Esther Jane Jacob and Family, Feman Dokdok and Telma Mangiliman, Filomena Ortiz, Cristina Ortiz Rosales, Eric Ortiz, Melissa Ortiz, Florian De Los Santos, Fulache and Family, Flor Bacolor, Francisco and Evangeline Afable and Family, Frances Lim, Frank and Letty Magboo and Family, Gemma Estoque and Family, Hilarion Lalenchan and Family, Hizon Skatering, Isabel Tananzaldo and Family, Irene Sanchez, Jaime Jimenez and Family, Jelin De La Cuesta and Family, Josefina Lopez Montano and Family, Josine Edwin Panticase and Family, Judge and Mrs. Noli C. Diaz, Julieta Pua and Family, June Valbuena Photography, Krishna Mangiat, Leonora De La Rosa and Family, Taperla Family and LRT Decor Products, Leverly Tanchua and Family, Lilibet Bagisa and Family, Light of Love Events Place, Linda Descaliar, Tito and Chad Cahulis and Family, Lucila Hernandez Kirul, Luisito and Alma Kiambao and Family, Magdalena Susana Ventura and Family, Malin Catherine Mangiat, Maria Erin Arans, Marcela Carlo Digna Francisco Reyes and Family, Marcelino Figueroa, Maria Alicia Aguinaldo, Maria Carla Mangiat, Maribel Ebel Cruz and Family, Mary Caroline and Adrian Castaño, Carl Kate and Bea Castaño and Socorro Nuki, Matthews Victor and Alexander Theodore Ebel Cruz, Maynard Mangiat, Maria Alexa Intengan, Maria Soledad Peralta and Family, Maria Rosario Manalang and Family, Melissa Morales Garcia and Family, Melvin and Ellen Atendido and Family, Mona Renella Alba and Family, Mrs. Tessiting and Calvin Jesvin Jessiting San Diego and Family, Mr. and Mrs. Aaron and Sheila Valdivia, Mr. and Mrs. Eduardo and Maria Lourdes Sicat and Family, Mr. and Mrs. Fred Ferrer and Family, Myrna Lorenzo and Family, Nathaniel Pascual and Family, Nati Montaliana and Family, Nova Dison, Norma Cabrobes and Family, Oasis Manila Events Place, Paulo and Isa Santos and Family, Projon Turla and Family, Ramon Chua, Ramon and Rosario Gabaldon and Family, Reynaldo and Aurora de los Reyes and Family, Rowena Ramos and Family, Sicho Elena Events Place, Sister Linda Sanigo and Family, Susan Cadiz and Family, Charlie Lupinario, Susan Allen and Family, Teddy and Family, Teresita Reyes and Family, Teresa Riola and Iraj Corporation, Tonin Ofel Jeronimo, Vivian Enriquez, Virginia Avila Samonte, Winnie Castelo and Family, Zeni Canlas and Family, Zoe Marie Pascual and Family, Rowena Ramos Barairo, Luz Piminda Gonzalez, Natividad Garcia, Jesus Saduesa Sabater, Antia Jean Rosales, Anton Miguel Rosales, Dr. Mar Dolores and Mark Mangona, Raul Ortiz, Bobadilla and Burgos Family, Eli Ledesma and Family, Artin Divine Baldinaro, Larry and Evelyn Andan and Family, Nancy Rose Melo, Degolacion, Rosanilia Gaturian and Brigida Hook, Roland and Evelyn Capco Cabangon, Angel Carmencita and Dorothy Tonko, Bayani Nora Ramos and Family, Attorney Santiago Hernandez and Glenda Cruz, Corazon Reyes Garcia, Angelina Valerio Padilla, Florencia Ramos Hernandez, Charis Santos Lapas, Elizabeth Ignacio Layug and Family, Leopoldo Montalban Jr. and Family, Lola Cecilia Puno and Family, Evangeline Marisales and Family, Leonor Tabeta, Pedro Tabeta Jr., Ludi Gumila, Alex Anthony Madrid and Family, Benilda Cabardo and Family, Broadcast World Philippines, Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, Kamangon Borlongan, Osenio Bautista and Carbio Family, Carmelita Hau and Family, Carmelita Melet Vergara Ocampo and Family, Christine Agnes Tumlao and Family, Carmen Panlilio, Virgilio, Bernardo, Susan Leonardo Panlilio, and Household and Special Intention of Bernardo Katigbak,
Concepcion Morales, Corazon Ramos and Family, Oscar and Christy Francisco and Family, Christina and Beaumont, Delia and Dea Isma, Dr. Radita Fandielan and Family, Edita and Vicente and Family, Emelita de Jesus, Engineer Renato and Soli de Guzman and Family, Erminda Nalangan and Family, Erlinda Mejia and Family, Fe Isaac, Ferdi Cora and Eman Fernando and Family, Francisco School of Makati, Ninita and Glesia Orocio, New Heights Marketing and Sale Corporation, Ubayanin Jade Tan, Irene Cruz and Fainina San Jose, Jessin Loleng Chuapoco and Family, Leo and Marian Paranpan and Family, Leonardo and Emerita Rivera, Lourdes Yoro Gibben Family, Marianita Richo and Monica Peralta, Maricel and Lina C and Family, Mary Heidi Chusi and Special Intention of Susan Katakutan, Marina Sala and Family, Maureen Rose and Patricia Valera and Family, Mayet Del Rosario and Our Resources Incorporated and Family, Mercedes D. Ramos and Family, Moises and Angelita Morales, Ms. Desi and Chuck Kelly and Family, Mr. Alfonso Sopetran, Rafaela Magpantay and Family, Ramon and Loretta Villanueva, Rodora de la Pastores and Family, Ricardo Esther Commercial Center, Rodrigo and Josephine Valimento, St. Ferdinand Medical Arts Building, Susan and Grace and Rolia Clavilla, Tayon Chemicals and Services Incorporated, Victor and Maynang Morales, Grace Asuncion Ojeda, Norma Genonangan, Marina Vigonte, Elisa Chuachu, Carmen Cruz, Danny and Dorothy Joy Rivera and Family, Jeff Dizon, Maral Llavore and Prim, Vilma Salong and Family, Virginia Garcia and Family, May Roa, Flaviana and Billy Sarmiento and Family, Junin Lil Hizon and Family, Ria Carpio and Family, Attorney Earl Jim Saludo, Judy De Guzman, Justina Tumaob, Adelaida and Ruth Yara, Glenda Umali Garcia and Family, Shai De Guzman and Family, Stella Quijano del Rosario, Jacqueline and Jennifer Junio, Winnie Ongteco and Family, Maria Tavidal, Evelyn Antonio Fernandez Codines and Family, Dr. Amelia de la Cruz, Josefina Sarenas, Raquel Alvarez and Family, Silvina Mangulabnan and Family, Evangeline Gonzalez and Family, Maria Luisa Martinez and Family, Jocelyn Gonzalez, Ana Bartolome and Family, Maura Santos and Family, Carmen Ramoy, Trinidad Castro, Mr. and Mrs. Charlie Garces, Chona Cunanan and Family, Galiluyo Family, Concepcion Alamin Reyes, at A.A. Alarilla Construction Company. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, mga kapanalig, sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating Healing Mass sa Veritas. Kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo na makinig sa ating himpilan at manood sa ating Facebook live streaming at YouTube para sa makaragdagang balita at impormasyon higit sa lahat ng pagdiriwang ng Healing Mass sa Veritas. Araw-araw tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Abangan din po natin ang misa mamayang alas 6 ng gabi na pangungunahan ni Reverend Father Philip Faustino Volante. Maraming salamat din po sa mga kasama ko naglingkod sa misang ito, sina Sister Emily at Sister Crystal, at sa Veritas Technical Production Coordinator Social Communication Team at Religious Department kasama si Binibining Rene Jose, Ali Maynahe, Homer Viray, Jeffrey Austria at Bong Doroteo. Abangan po natin ang susunod na programa, ang Caritas in Action, kasama si Brother Ruel Garcia. Ako naman po ang inyong kapanalig, Shedrick Angelo Garcia, na bumabatin sa mapagpalang hapon at sumainyo ang katotohanan. Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig! Kapanalig, ugaliing makiisa sa on-air and online healing masses mula Lunes hanggang Linggo tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, alas 12 hanggang alauna ng hapon, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, at alas 12 hanggang alauna ng hating gabi. Healing Mass sa Veritas. Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas at mapapanood sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211 at sa DZRV 846 Facebook page. Healing Mass sa Veritas. Dalangin at Alaala 2024, Kapanalig ng Yumaong Banal, isang pag-alala at paalala ngayong All Saints and All Souls Day upang gunitain ang mga banal at ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga namayapang mahal sa buhay. Pakinggan ang Veritas 846 All Saints and All Souls Day Special sa November 1 at November 2.
nakatatampukan ng mga pagtalakay at pagninilay ng mga priest anchors. Mag-alay ng inyong love offerings at prayer requests na babasahin sa mga programa ng inyong kapanalig na